Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating tapatan sa Aristocrat. Marami tayong pag-uusapan. Hindi ko po malaman kung itong ating pagtatanghal ngayon ay isang reunion of sorts. Subalit, nararapat pag-usapan ito sapagkat bahagi ito ng ating kasaysayan. And to start the discussions, we'll have a flashback. What happened 43 years ago? Maraming salamat po. Sisimulan natin ang ating tapatan sa Aristocrat. Anong naramdaman nyo nung narinig nyo yun? May naalala ba kayo? Kayo ba'y na-nervyos? May term nga sila sa sinaunang wikang Pilipino. Kayo ba'y nabakla? Oh, yeah. Hindi nabakla. Nabakla. Okay. Kayo ba ay na-nervyos? Yun ang ibig sabihin. Natakot ba kayo? Ano ba ang inyong naramdaman? Kasama po sa ating panel, ang mga newsmaker, simulan natin sa ating panauhin, sa ating po namang commissioner, representing the Commission on Human Rights, Commissioner Karen Gomez Dumpin. Narito rin po si Father Amado Picardal, isang Redemptorist priest, at may kwento rin tungkol sa kanyang karanasan. Si Ginoong Emmy Magdangal na kumandidato lang presidente ng PCC Student Council, nakasama sa mga grupo ng mga kabataang progresibo pag martial law na tiklo. So, si Attorney Greg Fabros, ang aming Secretary General sa Student Catholic Action nung kainitan ng martial law. Ang kanya pong naging may bahay ay yung aming National Treasurer na si Cora, si Attorney Cora Valdez Fabros. Narito rin po si Professor Michael Charleston Xiao Chua mula sa De La Salle University. So, iba't ibang perspective tungkol sa araw na ito ang ating mapakikinggan sa ating mga panauhin. Inaasahan natin makararating si Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. to share with us his views and his experience during martial law. Let me just remind our friends na iisa ang forum dito. Ito lang yung narito.
Katapatan sa Aristocrat. We will open the floor to our friends from the media later on. Let's start. Commissioner, how does the Commission on Human Rights view martial law? Ano ang pananaw ng komisyon sa pangyayaring ito, sa bahaging ito ng ating kasaysayan? Unang-una po sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat. We have just been appointed, no, the fifth commission. So let me just share with you the composition of the fifth commission. Of course, we're chaired by Chairman Chito Gascon, who's a known student activist at that time, and a constitutional commissioner. And then we have Leia Tanodra Armamento, who used to be the DOJ undersecretary after serving many years as prosecutor, and then in her early years as a lawyer in the office of the Solicitor General. The same with Attorney Gwen Pimentel Gana, who used to be with the Solicitor General's office, as well as the office of Senator Nene Pimentel and also Coco Pimentel, no? And then we have the fifth, who comes from the NGO. He's a lawyer. He's Attorney Roberto Cadiz, no? Well, basically, if you know the composition also of the fifth commission, you would know that many of them were student activists, if not their parents, and also lived during the days of martial law. So, at tinitingnan po namin ito na isang, well, looking back, it's going to be an era of reflection also on the lessons learned, on the experience of many people who suffered under the dictatorship. If you take a look back at how the Commission on Human Rights was formed, this was created during the time that we were making a new constitution, the constitution that says never again to martial law. So one of the things that we should remember is the fact that the Commission on Human Rights is an institution that was built, among others, that would say no and never again to martial law, never again to dictatorship. So isa yun sa guarantees that it should never happen again. When we say martial law, together with all the atrocities that happened, together with all the freedoms that were deprived of the Filipino people at that time. I remember, Greg, there was a call during the 70s to ban Marcos from running ever again. And the point was, ban Marcos at talagang pagbawala na itong taong ito na maghari sa lipo ng Pilipino. Pero ang nangyari, nagkaroon ng pagbabago sa saligang batas. Kaya nagkaroon ng Constitutional Convention at naging Marcos Constitution. Looking back, Greg, how do you look at it? 1973. Well, that's to be expected because yun ang perpetuation ng paghahari ng pangkat na iyon. Kaya justified naman yung pag-alsa ng taong bayan. Nakakontribute yung kilos na iyon upang mapagalit ang mga mamamayan na nagresulta sa people power. Pero ang sabi, yung people power came a long, long while after martial law. I was in high school when martial law was declared, as you very well know, and you were already in college. So it took a long, long while for people to realize the evils of martial law. Was it the case? Matagal na proseso. Ibig sabihin noon, kailangan ng critical mass. At maraming sangkap yung critical mass na yon. At isa sa mga nagtulak bilang mitsa ay yung kilusan ng mga kabataan, kilusan ng tinatawag natin ngayong leftists. Kasama kami ron. Was it enough for the president to declare a state of emergency in the first place?
Was there really a threat from the left at the time? Palagay ko, nagamit. Ang left na sinasabi ay yung armadong grupo. Dahil noong panahon na yun, hindi pa naman napakalakas na hindi kasing lakas nung legal na hayag na ngayon na, na pinamumunuan ng bayan. Electoral na nga ang pinasok, lalo ngayon ang makabayan na bahagi ako. Subalit, ang ginamit ay yung armadong pakikibaka sa kanayunan at ginamit na threat sa kalunsuran, ang tinatawag na New People's Army. Iyon ang ginamit ng rehiming Marcos upang i-declare ang martial law. Okay. Emmy, you were once a student leader. What was your experience? Ano yung iyong karanasan bilang isang student leader at bilang isang tao na nadakip dahilan sa pagiging student leader? Siya po'y mula sa Philippine College of Commerce na ngayon ay PUP na. Nakakatuwa nga po kasi after my graduation from high school, I stopped schooling for 1 year because I was working in a law office. And then I went back to college dahil yung nanay ko sabi niya, mas magandang may napag-aralan ka kaysa yung nagtatrabaho ka na kaagad. So I went back to college in the same school, PCC, Philippine College of Commerce. And then after a while, 1973, more than a year after the proclamation of martial law, December 1, 1973, may mga dumating na metrocom sa bahay namin. Meron silang daladalang yung sikat na papel noon na tawag natin aso. Hindi na nangangagat yun, pero mas malupit yun. Opo. Mas matindi. That's arrest, search and seizure order. So, dumating po sila ng around 1 o'clock in the morning. Medyo gising pa kami kasi meron kaming maliit na grocery dun sa aming tahanan. So, nag-aayos kami ng tindahan. Dumating po sila, hinahanap po ako. Eh di nagpakilala po ako. Tapos sabi nila, kailangan arestuhin ka namin. Sabi ko, sa anong kadahilanan po? Dahil ikaw ay makakaliwa. Yun makakaliwa? Na. Opo. You're a leftist. You're an activist. Sabi. Nasaan po yung inyong... Mandamiento de arresto. Opo. Di, pinakita po nila yung aso. No? So tapos nagpaalam sila sa mga magulang ko na pwede ba naming... halugugin yung kwarto ng anak ninyo. Eh since apat kami magkakapatid na lalaki, apat kami doon sa isang kwarto, hinalughug yung kwarto. Napakarami po nilang nakuhang libro tungkol sa communism, no? Pero not one of those books mentioned anything in favor of communism because they were authored by American people and Catholic priests. So, yung mga binabasa po na yung magkakapatid ng mga about communism was more against communism rather than for communism. At lahat po ito, kinolekta nila at isinama nila bukod sa sinabihan nila kung mag-impake ako ng ilang damit at medyo matatagalan daw yung... Magpapakasyon kayo. Opo. So, ang ginawa ng mother ko, sumama rin siya para paniguro. Dinala po ako sa loob ng Camp Crame sa isang parang gymnasium. Ah, sa gym. Gymnasium. Okay. At may nakahilera doon, dalawang hilera ng mga lamesa. At bawat lamesa, dadaanan ko yun. May mga interrogators. No? Siguro, mahigit 20 yung dinaanan ko hanggang makarating ako doon sa stage. Na nakasarado ang kurtina at meron pa rin panibagong lamesa doon at may tatlong interrogator. Pare-pareho ang tanong, pero pinaka-nakakatakot po nung nasa likuran na kami ng kurtina dahil hindi, meron silang hawak-hawak na truncheon. Hindi ko alam kung hahampasin ako o hindi. No? Pero ang tanong po nila, paulit-ulit, komunista ka ba? Makakaliwa ka ba? No? Ang sagot ko naman po, hindi. Parating hindi. So, tapos, sige, sabi nga nun, nagsawa. Inabot yata kami ng almost 5 o'clock doon sa interrogation na yun, in the morning. From the time na pick upin ako sa bahay. So, eventually, dinala ako sa isang detention cell.
ang tingin ko dun sa detention cell, parang military barracks na except for the metal beds, wala nang ibang furnishings. Not even a kutso, not even a banig. No? Simento lang. May mga ano po, yung mga... Tijeras. Hindi po, yung double deck bed na bakal. Yun lang, wala siyang nothing on it. So, since may nakahiga doon sa ibabaw, doon ako pinahiga sa ibaba. No? At saka mukha po siya talagang barracks kasi yung comfort room ng lugar, eh, pag maraming tao, parang yung mga shower room at comfort room ng mga, ano, yung mga gym. Pang, ano, no. Medyo siguro sa tingin ko, medyo sinuswerte pa ako sa mga nadampot. Kasi yung pinaglagyan sa amin, parang medyo... Makatao pa. Makatao pa po yung mga metrocom at parang medyo mas ginagalang yung mga kasama ko sa loob ng detention. Okay. Dahil nakasama ko po doon mga professors. I remember yung next bed to me was a Professor De Ocampo of the University of the East. Uh-huh. And then in the adjoining room, there was the late Ben Cervantes. No? Together with another guy from... Kasama kayo sa mga intelektual, ha? Opo, marami po kami. Estudyante at mga professor. Tapos nahaluan kami ng mga ilan-ilan na mga... yung tinatawag nilang backsliders. No? Ang tingin po namin, para kang ginawa kaming showcase. Kasi, merong maliit na... kanya napakabait nila sa amin. Tapos meron isang maliit na parang... as big as a classroom outside of the cells. Nandun din sa sarun ng compound. May mga native products. So, after our morning exercise, pinagtatrabaho nila kami doon. At may mga kumukuha ng picture. No? So, nag-uusap-usap din kami, pabulong lang. Sabi ng iba, ginagawa tayong showcase. No? Pero, ang maganda noon, kakaiba yung lugar namin kasi, pag lingon mo doon sa bakod, kalsada, na may gate doon sa banda ron, tapos sa kabila, andun yung mga pamilya namin naghihintay, nag-iiyakan, no? Kasi halos puro kami estudyante at mga people from the school. How long were you inside? I was there for 25 days. 25 days? I was out exactly on Christmas Day. Really? Medyo unusual because it was, they never release anybody on a holiday, no? Did they ever charge you for anything? Wala nga po eh. Yun yung masakit. They don't, walang charges, we were never brought to court. Not even to a martial court. Uh-huh. Wala. No. Ang nakakatuwa doon, may mga pinaparating silang mga madre na nakakausap namin. So, ang ginagawa ng mga madre, binubulungan kami na, sige, kung may meron kayong mga mensahe sa mga magulang ninyo, isulat niyo sa maliit na papel at iabot niyo sa amin. So, binubusan ng mga madre. Sigurado kayong madre yun, ha? Eh, sa tingin naman po namin, mga madre. Kasi mahalata mo naman kung hindi madre. Okay. I just wanted to be sure about it. Nakatuwa. Okay, babalikan natin yan. Father Pix, sa experience ninyo sa martial law, did you ever had any untoward experience while you're a seminarian? I was 18 years old, no, studying at the University of San Carlos when martial law was declared. No. Actually, it was September 23. September 23. Yeah, and I was on my way to the Camp Lapu-Lapu because I was ROTC Scout Ranger and this part of our training sana, yung crowd control. Actually, I was arrested 1 year later, September 20 of the first anniversary of martial law. It was called a Thanksgiving Day. No? So you had to be thankful because martial law was declared and you were arrested. Yeah, and actually we were producing and distributing yung leaflets against martial law sa seminary. And I was, dinampot ako early morning, around 4 o'clock. Actually, I was out in the streets distributing yung mga kwari, yung mga... In flagrante delicto. inabangan, as if they knew that I would be going there. Kasi yung ibang mga cells were doing it around that same time. Okay. How were you treated inside? I was brought, of course, mayroong sasakyan. Dinapot ako. There were three of them. And then I was brought to Camp Seryo Osminya. And the 7th SC issue.
Constabulary Civil Security, Constabulary Security Unit. Constabulary Security Unit. And was put immediately in the Dragon Room. They call it the Dragon Room. Parang interrogation room. And for the next 4 days, I was tortured. No? And nobody knew I was there. Even yung mga seminary authorities went camp to camp asking, meron ba kayong nadakip na si Kuan, si Amado Picadal seminary namin? Wala. No? So I was missing for those 4 days. How were you tortured, Father? Pag-umpisa is, it was very systematic. No? Solar plexus, tinamaan. Saka yung dito sa kidney. No? First, yung talagang kuan lang, sinuntok lang at saka sipa. No? And then it graduated into yung dos por dos. No? Na talagang kuan, talagang the questions were ang source of that of this kuan, leaflets, sinong nag dito at saka sino mga kasama mo, no? Yun ang tanong. No, that was and then ang last was talaga pinaharap na ko sa kuan yung ito sa parang box na may mga wires coming out eh. Sabi na iatas namin ito sa iyo kapag hindi ka pa rin sasagot. Ano ne? Kukuryente ka na. Kukuryente ka na. So by then, I had a, kasi may double story ako eh, na, hindi, parabang as if I broke down. I gave them the story, ganoon. Minagic mo yung istorya? But it was close to the truth, no? But it was, parang it was our own initiative. May mga seminarians kasama ko na that helped me. It was produced in a seminary, ganoon. Pero yung mga kasama kong iba, at the turn ako, I didn't tell their names. Kayong din ang kanilang kinuha is yung kuan, yung mga seminaries na kasama ko. Tsaka didn't know anything else except yung sa produce namin. Kaya they ready the seminary, kinoconfiscate yung mimeographing machine. Okay. Besides that, of course it followed yung kuan, parang formal investigation ang mga question and answer ganoon. And they're asking, sino bang mga pare na critical of martial law? Can you write down their names, yung lahat? So after that, I was brought to the criminal detention center kasi punong-puno na ang kwan eh. Yung detainees. Detainees. So I was there for 1 month together with mga criminals. No? Pero dito ako, I also have a tattoo myself of a tattoo, 1081. So yun ang kwan eh. I was there for 1 month. And then I was transferred to the camp, Lapu-Lapu, political detention center. I was in prison for 7 months. 7 months? Sa martial law. Yung torture sa inyo, was it periodic? Hindi yan eh. Kasi parabang, okay, give me after koan. Kasi I fainted eh. So, pag natauhan ka na, saka ulit. Balik na naman. At saka yung mga bago, may bagong kapagbiga, bagong dating na kasama nila, kami na naman, parabang... Damay-damay. At one time, pinainom pa ko ng koan, yung rum, yung tanduay... ASQ RAM para kumanta. Siguro, kumanta para malasing na siguro. No? Following the dictum in vino veritas. Pero talagang hindi ko na yung once that, yung kwan eh, yung pinatalagang iatas na sana ang kwan eh, yung mga wires talaga. Uh-huh. Pero I reached a point na parabang naging numb ang body ko eh. No? Uh-huh. You don't feel the pain anymore. No, yung okay. Okay, we'll talk about it a bit later. From a historical point of view, Professor, let me ask you, why is it na parang yung mga kabataan ngayon naka-focus kay Aldab at naka-focus na lang sa mga artista at ang sabi, mabuti pa ika nung panahon ni Marcos, may kaunlaran. Bakit ang benchmark parang sinasabi, mas maganda yung panahon ni Marcos kaysa nangyayari ngayon? Una sa lahat, kung titignan po natin yung mga dokumentaryo na pinapakita about martial law, bagamat yung iba ay negative, paulit-ulit na lang yung mga footage din eh. Di ba? Yung, for example, yung broadcast na, I sign proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Paulit-ulit na ganun eh. Ano? Tapos yung maraming mga buildings na magaganda, malalaking mga gusali na pinatayo, ito yung mahalaga eh, na nakikita ng mga tao ngayon. Ang problem kasi, yun yung isa. No? Wala ka naman ipapakitang mga pangit nun eh. May mga nakakalusot na ilang clips eh, nung Smoky Mountain. Pero laging ang ganda-ganda ng Makati, may walang traffic, no? Iilan lang yung taong nasa kalsada, very peaceful. And in fact, yun yung gustong ipakitang imahe ng mga
nasa internet ngayon, na walang krimen nung panahon ng martial law. Eh kasi walang nababalita. Malakas ang hold ng NMPC noon, yung National Media Production Center, na lahat kayong mga media, magsasubmit kayo sa kanila ng write-up at titignan nila yon. May censorship. Lahat ng mga broadcast sa TV, hindi alam ng mga tao yan eh. Yun yung medyo parang nakakagalit. Kasi ang sasabihin pa nila, eh yung mga pinatay naman noon, ilan ba yung mga pinatay na yan? 70,000 yung incidences of arrest, sabi ng Amnesty International. 34,000 yung nagdanas ng torture, 3,240 yung namatay. Eh mga criminal naman yung mga yan eh. No? Eh paano mo naman sasabihin criminal si Liliosa Hilaw? Eh si Liliosa Hilaw, estudyante lang ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, nagsusulat sa school paper. Unang namatay sa kampo militar, natagpuan na hati na yung katawan niya at at tinanggal yung utak niya at nilagyan ng mga retaso at na, yung kanyang utak at yung stomach nilagay sa isang balde, dinala sa libing doon sa Burol ni Lily. This is the first incidence of death nung martial law. Hindi nakikita yan ng mga tao kasi yun nga, malaking censorship. Ngayon, bakit sinasabi ng mga tao nagkakandaletse-letse ang buhay natin? Eh, libre tayong mag-usap tungkol sa kaletsehan ng buhay natin. Noon, nagkakandaletse-letse din naman ang buhay ng mga tao. May krimen din na nangyayari. Pero hindi, kailangan ang makikita mo lang si Malakas at si Maganda sa telebisyon. So, hindi ko sinasabi. Ako ngayon po, patawarin niyo ako at sasabihin ko ito. Ako po ngayon ay medyo tinitira sa Facebook. In fact, yung mga fans ni President Marcos, meron na silang, hinanap nila yung pakikipaglibing ko kay Cory. Nilalabas yung, maka-Aquino ka naman eh. Eh, una sa lahat, ano ang masama sa pakikipaglibing ko kay President Aquino? Diba? Yun yung problema. Eh, komo, ang nangyayari kasi noon, nakikikori-kori din sila nung panahon na uso. Eh, ngayon, hindi uso yung kori-kori. Ito, bumabati ko sila. Eh, yun yung nagiging problema ngayon. Parang naapektuhan yung view ng history natin sa nangyayari sa ngayon. Pero dapat, in a way, konektado siya, pero in a way, kailangan ding i-contextualize yung nangyayari noon. So, yun po yung medyo malungkot sa panahon ngayon. Hindi alam yung mga detalye, very general po yung view na magaling si President Marcos. Totoo namang magaling, pero yung best president, parang mahirap yata kasi may mga maganda siyang ginawa, totoo naman din yon, pero tignan natin yung mas matimbang, yung mga ginawa niyang malaki, may mga utang siyang may mga utang siyang kinuha mula sa world kasi binangkrap. Ang ganda ng ekonomiya nung bago ng martial law eh. 1969, nagkaroon siya ng overspending para ma-re-elect siya. Bangkarote ang world, ang central bank. So ano ang nangyari? Nung nabangkrote ang central bank, kailangan ngayong umutang para sa mga proyekto. So may proyekto, totoo, may mga kalsada, may mga buildings. Eh kaso, yun nga, lumaki yung utang natin. So yun yung development fueled by borrowing. Na hanggang ngayon, ay inuutang po natin. So marami pang issue, pero yun muna siguro sa ngayon. Maganda itong talakayan natin. We're joined by, well, Senator Nene Pimentel is on his way. We have with us Charito Planas, Attorney Charito Planas. Magandang araw po. Would you care to join us? Please join us. You know? Seldom do we have another victim of martial law. Parang reunion yata ito. Malupit ano. Please join us. Okay, slowly. Slowly. Ah, okay, okay, okay. All right. There you go. Still the same. Meron. One step higher. Kaya. Okay. Hello. Parang umaga. Ay, nako. All right. We have to add one more chair pagdating ni Kanene. Ano ha? Okay. So we're talking about martial law. Maganda ito eh. Okay. All right. So. All right. Sige. Si Greg Fabros. Kasama kami ni Adjutay. So, sige po, sige po. All right. So, tuloy tayo. Pero yung mga nangyaring human rights violations, Greg, being a lawyer that you are, kung susumahin ba yon, may prima facie evidence ba talaga against Marcos? Dahil ang sabi ng Marcos camp, wala namang direktang kamay yung mga Marcos sa mga naganap noon eh.
hindi naman kailangan siya mismo yung hahagupit, ano? Institutional ito eh, systemic. Hanggang ngayon, yun ang punto. Hanggang ngayon, walang pagbabago sa violation of human rights. Kailan nga lang eh, merong International People's Tribunal sa Washington mismo, na doon yung mga lahat ng mga sektor, farmer, peasants on agrarian reform, workers, and especially today, yung katutubo, ano, especially in relation to mining, ay huwag ka maghanap ng prima facie o hard evidence. Systemic po yan. Ibig sabihin, ang tawag ngayon dito ay counter-insurgency operations. So nakikita natin sa kaso ng mga lumad sa Surigao del Sur, yan po ay naibulgar lamang, pero isa yan sa napakaraming nangyayari, especially in the countryside. Ang mining po ay is going on in Luzon, Visayas, and Mindanao, and the victims here direct are the indigenous peoples, mga katutubo. Ngayon, pero meron akong ia-add, ano, nung panahon na yon. Sa Student Catholic Action, meron namang magandang nangyari. Una, meron siyang programa si Marcos na youth camp. Youth camp. Ginaya yan sa China, no? Nung panahon ng Cultural Revolution ng Mao Tse-tung. Ang ginawa namin, bit-bit namin yung mga, ang chaplains namin, obispo, nagpunta kami sa Camp Krami. Si Colonel o General Andaya. Colonel Andaya, Noe Andaya, CRS. Noe Andaya. Sir, sabi namin, apostolate, wala namang na-aresto sa amin, ano? Good Lord. So, lahat ng mga, I remember, isang semester, nasa UE ako noon, sarado ang mga eskwela sa university belt, especially. So, walang ginagawa ang mga estudyante. So, nagpunta kami sa Camp Krami. So, nag-offer kami ng tutulong sa youth camp dahil napakaganda programa. So, yung aking girlfriend, si Cora, na misis niya ngayon. Na, yeah, correct, correct. Ay sa Atok Benguet, isang buwan siya ron, yun ang youth camp. So, we exclusively, ang SCA National, ang nag-manage nung youth camp. Hindi ko alam kung meron pang iba. So, Bicol, I don't remember kung merong Luzon, kung Visayas at Mindanao. So, sa amin, yun ang karanasan namin, hindi ko na masabing negative yun, ano. Not even. Pero siguro positive yun. Okay. Kasi isang sangkap na puro atrocities ang pinag-usapan natin, yun naman hindi, ano. Aha. So, yun ang isang magandang so far point. So far, yun pala narinig ko maganda. Sa amin. Okay. Okay. Let's have a short reaction from the Commission on Human Rights, Commissioner Dumpit. We also acknowledge Senator Nene Pimentel. We'll hear from Charito and Senator Nene in a short while. Yung continuing na paglabag sa karapatang tao, yung mga lumad at iba pa, how do you look at it? Please. Well, of course, human rights violations, we cannot totally stop human rights violations from happening. But what we can do is to try to prevent it by doing siguro yung education and training, especially of security forces. But they don't really stop. They just change form. Siguro nagbabago lang ng casting pagdating sa ngayong mga panahon. But what's important is we're trying to address it. Lumalabas na siya. Hindi siya tinatago. At ina-acknowledge.
In fact, one of the things that we should be happy about is the fact that there was the passage of the Recognition and Reparations Act for martial law victims, RA 10368. So what's important is it's being acknowledged. Like what the good professor said earlier, na nung panahon ng martial law, hindi naman po alam ng tao kung ano yung paghihirap ng mga ibang tao na hindi man lumalaban sa diktadurya ay napaparusahan dahil na pagkakamalan na against government. And being against government, in quotes, is not exactly wrong in itself. In fact, it's our role also as a responsible citizen to engage government in conversation, in discussions on how we can improve our lot here. No? So hindi yung nangangahulugan na porque iba yung pananaw mo ay ikukulong ka na o paparusahan ka na. Yun po yung pananaw po ngayon. Ano? Mm-hmm. So just to say that human rights violations, of course, we can prevent that. But hindi naman tayo super men and women na talagang ma-eradicate yan. Ang importante na acknowledge, nagagawan po ng paraan, ina-address, tsaka ini-indemnify yung mga victims. Napakaganda nun. Sirito, you're a graduate of ABC. Aguinaldo, Bonifacio, Crame, and Panopio. I remember, sinabi nyo, Panopio. So ABC and P. Natatanda ko, sinasabi ni Attorney Planas yan, nung speaker namin siya sa Luzonian University tungkol sa plebisito. Nang opening statement niya, plebisito, sabi ni Pugo, dasalasa nonsense. Right? All right. What are your recollections of martial law, Attorney Planas? Ang martial law, anytime, even in the street, pwede kang kunin. Pakilapit lang po ng microphone. Sa kalye, pwede kang kunin. Hindi na kailangan magpakita ng order of arrest. Ikulong ka hanggang ganyan lang gusto nila. Ganyan po ang ibig sabihin ng martial law. Walang-walang karapatan ka. Basta sila. Gusto ka nila, kukunin ka nila. Why were you arrested in the first place? Why were you brought to these camps? Well, first of all, bago naman, talaga naman yung aking sarili, identified na ako sa activism. In fact, ang bahay ko, pugad ang bahay ko po. Kaya yan kagad. At saka, maski nung ako'y may kindergarten sa aking garahe, nagplanto pa rin ng mga ahente na kanilang mga anak pinapasok ko. Kaya, ang sa aray ko, lagi ko lang sinasabi, maawa kayo sa aking mga kasama sa bahay. Kung pupunta kayo, wag naman yung kakaumagahang himbing ng tulog, nang gigising kayo. Pumunta kayo sa mga ganyang oras. Yan lagi ang sinisigaw ko. Kasi anytime they want to come, they can come and get you and retain you na para kang you're a thing. Kaya nung ako po, tinakpan ng mukha ang aking mata at ako'y kusa ako dinadala. I felt like a piece of box. Like a box na kinuha ka kung saan ka dalin. That's exactly. Parang hindi ka tao. Mm-hmm. Thank you. It's a vivid recollection. Attorney Nene, Senator Nene Pimentel, you're identified with the position. You were also a victim of martial law. Well, ang maipagyabang ko lang, Melo, ay ako lang, marami sa amin na detained. Pero ako, national detainee. Nakulong ako sa Mindanao, nakulong sa Visayas, nakulong sa Luzon. Kaya, national detainee ako. So, kidding aside, ang nakikita ko sa martial law, ang una nilang gustong pigilin yung mag-oppose even verbally sa kanilang mga gustong gawin. As a matter, makita mo, you look at what happened in the first day when martial law was declared, sinarahan ang mga dyaryo na may mga radyo, etc. And they were looking also for the activists na maingay tulad niyan. At
kinukulong. So, meaning to say, the main target really of martial rule was to silence the right of the people to speak out. Not only the opposition, not only the political opposition. Not only the, sino yun? And as a matter of fact, ang una nilang pinipick up sina Ninoy, sina Pepe Diokno, and then eventually pati na mga aktivista, you see? In other words, because itong mga political opposition na ito, maingay ito, and then their views are being reflected by the rank and file, people in the streets. Uh-huh. So yun ang one nakikita ko noon. How true is it that there was once a senator who presented himself to Camp Crame, but the soldier said, I'm sorry, senator, you're not in the list. You just go home. Yeah, meron ata nangyaring ganun. Hindi ko na ganun maalala kung sino yung but there were some senators who went really to, as a matter of fact, sina Jerry Rojas even visited Ninoy, hoping to find out bakit kinulong at ba't hindi sila rin kinulong. Pero hindi naman sila hinuli. Oo nga eh, parang it was Jerry Rojas daw who was told na, you go home, sir, you're not included in the list. I think so, no? So kung hindi kasama sa listahan, parang hindi mahalaga kay Marcos dahil hindi opposition. No, actually, ang masabi ko lang kay tungkol kay Jerry is si Jerry very statesman-like sa kanyang approach. Hindi siya sabi, oy, mag-revolusyon tayo. Yung mga salitang ganun, wala sa kanya yun. Okay. Yes, Professor. Can I add something na connected din sa sinabi, yun sa tanong niyo at sa sinabi kanina, tungkol sa 1971 Constitutional Convention, which drafted the 1973 Constitution. Siyempre, yung malaking issue doon, tulad ng sinabi kanina, yung term extension ni President Marcos, na hindi na dapat, yung iba, nagdelegado, nagsasabi na, kung magna 1973 constitution, dapat hindi kasama si President Marcos sa mga choices na magiging parliamentary, may premier ministro, 'di ba? Ang problema, hindi lang oposisyon, pati yung mga delegado na natatanggi doon sa kahilingan na i-extend si President Marcos, kinulong. So, ang nangyari, sino yung mga natirang delegado? Eh, syempre, yung mga una, yung tinatakot na yung mga natirang delegado, o ipasan nyo yan, kung hindi, makakukulong kayo. Kaya yun nangyari. Nagkaroon ngayon ng provision na pwede yung mag-president for life hanggang pwedeng ihalal si President Marcos noon. Professor, sa inyong pagsusuri, hindi ba naging nagkaroon ng epekto yung Quintero scandal sa CONCON dahilan sa doon pa lang may sobre na? Yes. Si Eduardo Quintero po, para maalala ng mga tao din, siya po yung delegate from Cebu. No? At ang nangyari ho, meron daw mga, hindi ako nagkakamali, I have to, my recollection of what I read. May mga tao daw si Mrs. Marcos na nais yata na bayaran siya. No? At ang nangyari, imbis na itago at tanggapin at ipatupad yung gusto sana ng administrasyon, nasa hospital siya noon eh. May sakit siya noon, sinabi niya na, eto, binribe ako at sinasabing pumayag ako sa term extension. So, yun yung isang insidente na magpapatunay. At meron, may pinakita siyang pera. At yan, nasa kasaysayan naman natin. At may sobre pa. May sobre. Iba-iba pang ballpen yung ginamit, no? Oo. By the way, maliit na pagdagdag lang dun sa sinasabi hanggang ngayon may human rights violations. Ito ay kailangang tutulan at ito ay kailangan na pigilan, no? At hindi ito tama. Human rights violation for all times, not just in the past, but in the present and in the future, must not be tolerated. Pero hindi naman ibig sabihin na, mas marami namang human rights violation after EDSA revolution na nangyari. Dapat ibalik na lang natin yung dati. Mahirap naman po yata yun. Ang problema kasi sa atin, komo nagkakanda leche-leche yung buhay natin ngayon, sinasabi natin, ibalik natin yung dati. Sana naman, ang pakiusap ko sa kabataan, mangarap naman po tayo ng bago. Kasi po, ang thinking ng mga taong ito, isa sa mga pinunla ni President Marcos na kaisipan ay yung centralization of powers.
nung naging diktador siya at siya lang ang pinuno sa Pilipinas, lahat ng mga governor ngayon, lahat ng mga ano, imbis na i-decent, ito, father of decentralization after EDSA, di ba, local government code, ibigay ang power sa mga local government. Ang nangyari ho, sa panahon ni Marcos, sinentralize niya. So pati mga governor, kailangan magkaroon ng bahay dito sa Maynila. Siyempre kasama yung mga kasambahay nila, lahat. So ibig sabihin, magkakaroon ng overpopulation kasi nagkaroon ng sentro sa Maynila. At nagkaroon ng impression na kayang gawin ng isang tao na iligtas ang buong Pilipinas. At hanggang ngayon, yan po yung naipunla ngayon sa mga tao. Pagka naghahanap tayo ng presidente na hindi maglilingkod sa atin, kundi magliligtas sa atin mula sa ating mga paghihirap. Hindi ho dapat tayo ganun tumingin sa mga leaders natin eh. At ito ay, ang dahilan niyan ay ipinunlanga na kaya kong lahat na isolve ang inyong mga problema. Okay. Pwede. Pero, Senator Nene, when these violations were taking place from 1972 onwards, where was the American government, which was supposed to be the patron of whoever sat in Malacanang? As a matter of fact, na alala ko tuloy na yung panahon ng si Reagan ang presidente ata sa US at mukhang ayaw niya na malakas ang partisipasyon ng Amerika sa affairs ng Pilipinas para hindi lalakas ang demand na, uy, alis na kayo dyan. Remember, the US bases at the time were still here, so you see? So parang tumahimik lang sila at that point. If ultimately, kung hindi ako nagkakamali, yung si Kwan, sino ba yung congressman na... Solars was the one who really egged on the American government. Uy, tingnan naman natin ang mga pangyayari doon sa Pilipinas. And it took a long time. Nag-alsa muna ang mga tao, and then people power won. As a matter of fact, I remember nasa Cebu kami noon. Na nagrarally kami ni Lacore at nagdi-discourse. Pagkatapos kong magsalita doon, umakyat ako balik sa entablado. I whispered to Corey na, huwag mong habaan ang diskurso mo kasi baka magabihan tayo rito. Ayaw ko na. Because we were under surveillance talaga. So anyway, ang nangyari, nagtalumpate si Corey briefly, tinago ni Tony Cuenco. Kung may naghanap ang gobyerno, sino mo may sala noon? Tony Cuenco, I'm pointing to him now. Uh-huh. Siya ang may sala noon. Tinago niya si Corey doon sa isang lugar. Anong pangalan noon? Carmelite. Monastery. And then... Or Pink Sisters. No? Doon naabutan na pagkaumaga, alam na namin na nagdeklara na talaga sa Marcelo si Marcos, and then we decided... State of emergency niya. No? And just to stress this point, during the meeting in the morning, si Munching Mitra, myself, and other allies ni Corey, were suggesting na magtago na si Corey. Kasi may kwan eh. But sabi ni Munching, mabuti pa sa Palawan, doon na tayo. Sabi ko, hindi, mas malawak ang Mindanao eh, doon kami magdago. Pero anyway, si Corey insisted on coming back. Sabi niya, the action is there. The people are there. I must be with him. Kaya bumalik siya rito. Okay, maganda itong ating discussions. Greg, you care to add? Yes, I'll talk of ironies. Ano? Nung panahon na yon, you spoke of listahan, ano? So, may mga listahan. Wala ako sa listahan nung panahon na yon. Pero after martial law, ay nasa listahan na ako ng order of battle. Ano nakalagay sa order of battle? I have the copy. Ito'y panahon ni si General Ramos, 1990s. These are members of NPA for their arrest, capture, or neutralization. In my list, 240 mahigit, ang aking reklamo po ay nasa pinakamababang rango ko. Ang patong, ang premyo sa ulo ko was only 15,000 pesos. Insulto personal? Insulto personal po yun. Uh-huh. Pero ibig sabihin,
Ngayon, hanggang ngayon nga, po. Hindi ka pinauwi eh, katulad ng isa eh. Hanggang ngayon po, yung order of battle na iyan ay iniulat kailan lang ng karapatan. At dyan na kinukuha, dalawang kaso na po yung John and Jane Doe's na ginagamit ng militar. Una ang biktima, yung kasama kong si Attorney Remigio Saladero. Ngayon, labor lawyer yun. Sila 72 ang John and Jane Doe's. Kinasuhan siya, kinulong ng tatlong buwan sa Mindoro. Of course, napalaya namin. 72 mga leaders yan ng mga aktivista. Ngayon, itong huli, ay nandiyan na naman, pati si Crispin Beltran, na 7 taon na pong pumanaw na, eh nasa order of battle pa rin. Ibig sabihin, ginagamit pa rin yung John and Jane Doe's sa criminal charges of murder, explosives, etc. Etc. Uh-huh. Ang so ngayon po, nung panahon ng martial law, hindi po ako kinakabahan. Hindi nangangalip ang buhay ko. Pero ngayon, alilingon-lingon ako lagi. Baka meron yang pagka merong riding in tandem, ayun po ay ako'y nag-aalala. Mm-hmm. Sa Makatwid at sa aking bahay ay hindi ako po secure dahil sa history ng pati bahay natin ay binibisita. Mm-hmm. So ngayon po ay ako hindi secure ang aking nararamdaman. Pero hindi ko naramdaman ito nung panahon ng martial law. Dahil may curfew. Pero nasa karsada po kami noon. Ibig sabihin, ibang grupo. Hindi naman na totally left. Ano? Mm-hmm. Pero kaya po siya yung nagbunsod upang ako ay mag-graduate doon sa talagang National Democracy. Uh-huh. National Democrat Group from the hindi naman ganun katindi. Ano? Uh-huh. So, gumraduate ka na? Gumraduate ako po. Bakit kaya nagkaganon? Father Pix, karaniwan suspect din na nanggugulo yung mga religious. Dahil katulad nun, yung Association of Major Religious Superiors ang naglabas ng mga nangyari sa mga lumad. Bakit ganon? Bakit may ibang papel ang religious kaysa dun sa ilang secular? Actually, when I was detained, no, that was one of the questions na tinanong sa akin, no, sino ba talaga sa mga pare religious ang against martial law? Kasi you still remember na when martial law was declared, di ba? The only ones remaining standing was, of course, there was the underground, the movement. Sa above ground was, they couldn't touch the church, no? Kasi yung mga political parties, wala na, no? And there were some bishops, at saka yung lalo sa MRSP, that really stood against martial law. No? We call it a prophetic stance against martial law. Kasi alam mo naman, at that time, kapag may mga human rights violation, ang pinupuntahan sa mga tao is walang iba kundi ang mga pare. No? And that's why that para bang identified na yung sabi nung yung the ones that tortured me. No? Alam niyo, no? Dito sa Pilipinas, what happened in Mexico? Remember in Mexico, there was a time na hinahunting yung mga pares can happen here in the Philippines. No? That it could reach that point. No? Kaya nga, yung kasama ko, si Father Romano, no? Missing, pero we knew that he was picked up by military intelligence and presumed dead. No? si Father Alingal, Godo Prado Alingal, stood up against martial law in Kibawe, Bukidnon. Pinatay din siya. And many leaders of BEC, you know, Basic Ecclesial Communities at that time. And even si Galileo Quintanar, no, ang kanyang masters sa yung National Defense College was ang mga Basic Christian Communities. No? Community mo? I am the executive secretary ngayon sa BEC. That was already, sa kanyang master's thesis, was a threat to national security because it could come together, no, reflect on the Word of God, and talagang kikilos yun. No? So naturally at that time, parabang the institution, no, that remained parabang standing, especially during the early years, sa above ground,
yung talaga ang kwan eh, para bang ang the religious sector, no? Of course, with Sin becoming the Archbishop, nagiging critical collaboration, no? And of course, it ended with yung sa EDSA, no? That statement from CBCP na walang moral grounds for dito, no? So, that has been part, no? Hanggang ngayon, no? Of course, reklamo ni Pinoy kay Pope Francis when he welcomed Pope Francis, nagreklamo siya na bakit nagiging silent daw ang Seman, which is not true. You know, that has been consistent yan, no, throughout the years. Na this is part of a prophetic mission. Okay. Whenever there is violation of human rights, mga abuses, we have to stand up. Otherwise, to remain silent, we are not carrying out our mission. No? I remember Bishop Clavel. I remember Bishop Fortich. And they're still leaving Bishop Labayen for their different stand from several other bishops. And of course, the Association of Major Religious Superiors at the time had a newsletter in mimeograph form called Ictus. Ictus, okay. Yes. Short lang clarification din doon sa may sinasabi si Sir kanina doon sa si kayo ay hindi na moderate kayo eh. Pero kayo ay sumali na sa radicalize kayo nung martial law. One reason why martial law was declared was because of the New People's Army threat, supposedly, that they're going to take over. At ginagamit nila yung MV Karagatan. Natotoo namang nangyari. Talagang dumating talaga yung mga arms na sugpo ng militar. This is before martial law. Ang problema ay, noon ang New People's Army po, ay wala pa hong 1,000. Daan-daan lamang po sila. Now, what happened was when martial law happened, naggalit ang mga tao. Edgar Hobson, hindi komunista yan. Yan ay Sokdem yan. Pero ang nangyari, oh, na-radicalize at bigla ho siyang naging NPA eventually. Oh, sumama sa inyo. At from a few hundred, naging 20,000 by 1986 yung New People's Army. According to the Americans, making Ferdinand Marcos, the number one recruiter of the New People's Army. Mas lalo pang lumakas, number one. Number two, yung kailangan ma-highlight yung church involvement nung panahon na yon, sapagkat marami sa mga nagkaroon ng human rights violations at mga martyrs ng martial law. Isa dito, mababasa dito sa bagong nilabas na libro ng National Historical Commission of the Philippines. Ito yung mga namatay at yung mga lumaban nung martial law. No, ang title ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung unang-unang pahina, pare, si Father Zacarias Agatep. No, tapos nandyan, huwag nating makakalimutan si Father Tulio Favalli na kinain yung utak ng grupo ng sumusuporta kay President Marcos. So, yun yung mga, ano, no, na malaki yung risk ng church kasi sa ibang lugar, tulad sa South America, pinatay yung bishop, si Archbishop Oscar Romero. These are the, yun yung risk na pwede rin mangyari doon sa mga madre, pero sila ay, ito, Sister Mariani ng, ano, no, yung major religious superior, si Christine Tan, yung mga madre, pati mga pare, sila po ay, ano, no, at ito, last na lang, yung pangapari na yan, yan yung magpapakita na yung EDSA Revolution, hindi po yan apat na araw lang noong 1986. Kailangan makita natin na yung EDSA Revolution ay isang buong panahon yan ng paglaban kahit na bawal. 1976 yung strike ng La Tondeña, no? Ang laki ng involvement ng mga madre dyan, ni na Sister Mary Jan Manansan, halimbawa. Nanalo yon yung kinaka-Crispin Beltran yon. Nanalo yung strike na yon. E bawal mag-strike nun. So yun yung mga makikita nyo na ang dami-daming religious festivities. Kasi dati, pag misa kunwari, pero nagpapamigay ng leaflet, ay manalangin mo tayo para sa mga dukha at apira. Ganun. Mm-hmm. Ganun lang yun. Pero let me ask you this question, Professor. So yung pag-upo ni Tita Cory in 86, na-set back yung insurgency by decades, right? Dahil wala nang issue eh. Pero ang nangyari, sorry po to say, ano, nasa aklat naman to ng kasaysayan, sila ho yung nag-away-away. Yun ho yung nangyari doon. Of course, we know yung nangyari sa rejectionist saka yung reaffirmist at yung nagkaroon ng, well, madugo ho yun. Pero eventually ho, nagkaroon ngayon ng, kaya nga may hatian ngayon eh, na nandyan ulit yung mga, yung akbayan, nandyan, tas nandyan yung bayan, no, na dati ay magkakasama ho yan sa isang movement. So, yun yung nangyari. Pero again, ang masasabi natin dito, political beliefs yan eh. Siyempre, ang illegal, alam naman natin, kahit si Sir kinikilala yan, na sa batas, illegal yung humawakan ng armas laban sa
pamahalaan, especially sa panahon ngayon. Pero yung ikaw ay naniniwala ka lang sa isang particular na ideolohiya, limbawa, komunismo, at huhulihin ka nung panahon ng martial law. Eh ngayon, malaya ho ang mga komunista na nakakapagsalita sa Facebook. Uh-huh. Diba? Nakakapagsalita sa Twitter. Pero yun, sabi nila, mas malaya yung mga bangsa moro ngayon. Mm-hmm. Oh, diba? Dati kasi may ano rin yun. Issue din yun. Mahaba ho usapin. Okay, okay. We'll open the floor to our friends from the media. You may have some questions. Please take the privilege now. Okay? Yes, please. Please identify yourself. RV Castro, DWAD. During that time, there was also an issue of identity crisis within the Roman Catholic, particularly the Vatican, in its operations of propagating the faith on a conservative level against the modernism of liberation theology. Does it have some kind of bearing in the Philippine setting, since majority of the Filipinos are under the Roman Catholic Vatican? Yes. And there's also internal feud among the cardinals, from the conservative to modernist. Yes. What is the effect in relation to its political crisis? Medyo merong identity crisis din ng ating situation. Okay. Ganito yan eh. Totoo yun, merong mga, sa Pilipinas, gawin nating Philippine setting kasi very familiar na to many of us yung nangyari sa South America. Binoljak ni John Paul II kasi ayaw na ayaw sa liberation theology. Coming from a communist country, Poland, which was repressive dun sa kanilang lugar, syempre ayaw ni John Paul II na magkaroon ng liberation theology. Basically, ganito, liberation theology in the sense na yung fighting for the poor, no, means the religious can now take up Marxism, no? Kukumpara mo si Jesus bilang isang revolusyonaryo. Medyo maintindihan nyo si John Paul II kasi galing nga siya sa isang komunistang bansa. Now, kaya dali natin sa Pilipinas. Isang pwedeng, para maintindihan ng mga mas bata, isang pwedeng i-example natin na liberation theology, si Father Conrado Balueg. No? Kasi ano siya, sabi niya, mission niya na pangalagaan ang poor tulad ng sinasabi ni Jesus Christ, atin ngayong hawakan ang sandata. Now, ito yung medyo striking. I've read the official biography of John Paul II, Witness to Hope by George Weigel, at sinabi niya doon na si Pope John Paul II, hindi naman siya anti-liberation. It's just that you have to find a way para ma-reconcile mo yung Christian theology at yung pagpapalaya sa mga may hirap. So nangyari, ang nakita niyang pinakamaganda daw na modelo ng liberation na Christian ay yung nangyari sa Pilipinas. Of course, led by Cardinal Sin. So si Cardinal Sin, hindi siya nagturo ng liberation theology, pero naging matigas siya sa repression na nangyayari sa bansang ito. Especially towards the latter part. No, 1978 pa lang, ay 76, lumaban na siya pala against Marcos. So, 74, nagsimula natin siya sa diskurso niya sa Ateneo. Correct. Nung binanata na niya si Marcos. Oo. So, yun yung, na sinasabi ni, ano, dahil peaceful revolution, yung nangyari sa EDSA revolution, ito daw yung perfect po na way para magkaroon ng, ano, ng involvement ng church sa mga isyong panlipunan. Okay. Sir? All right. Yes, the paradigm that was developed during that time was this identity crisis between the concern and priority of the church, yes, on a spiritual level, right, and the concern of the government on a globalization level. Right. Now, since the Pope has the monarchical authority, head of the state and head of the church, how would you reconcile its effect in the Philippine setting? Yung ngayon ho bang tinutukoy nyo? From that point up to this point, it has a bearing. Based on the principle of theology. Sa pagkakaintindi ko ho, medyo pinag-aralan ko rin ng konti ho yung sa Catholic, through the years, yung Catholic teachings. Ang nangyari ho, parang ano, depende sa Papa. Yung nangyayari, depende sa Papa. Kasi ngayon, si Pope Francis, no? Tandaan natin, well, medyo malayo to, pero sa Argentina, tahimik siya daw, nung panahon ng krisis doon na may mga desaparecidos doon. No? Pagkakuha kayo'y hinuli,
malamang sa malamang patay ho talaga kayo. Yun yung nangyari sa Argentina. At dalawang pari niya, mahabang issue to, dalawang pari niya ay nahuli. Tapos ang sinasabi, wala daw siyang ginawa. Pero ang nangyari, yun pala, siya yung naglalabi pala. No? Pero against si Bergoglio noon, Cardinal Bergoglio, sa liberation theology. Kasi ang nangyari, nakikipag-involve lang tong dalawang pare. Ang nangyari, pinagalitan niya. Huwag niyong gagawin yan. Pero nung siya na yung naging cardinal, nagbago yung isip niya. Yung ginagawa mismo ng dalawang pare niya, yun na mismo yung ginagawa niya. Nakikipag-interact siya sa poor na ngayon dinadala niya po doon sa kanyang papacy. Yung makipagsalamuha tayo sa may hirap. Okay. So yun ho yung maganda sigurong emphasis na dinadala din ngayon ng mga pari sa Pilipinas. Thank you very much. Greg, short rejoinder before we move on. Dalawang points lang. Ano? Una, sinulat ko sa aking column, teacher ng bayan, kung si Marcos ay ginayan, 1965 yan, ano? Si Park Chung-hee ng South Korea, na ngayon merong Hyundai, Kia at Samsung. 43 years. Sayang. Sayang. Pero dinagdag ko kung si Cory ginaya si Mahathir ng Malaysia, ang Malaysia merong Proton Wira. Ibig sabihin, nag-industrialize. Well, ang malungkot, itong ating mga kandidato ngayon, hindi pinag-uusapan yung mga bagay na iyan. Susunod, merong sumpa ako nakikita, curse sa lahing Pilipino. Una, nakikita ninyo si Diosdado Macapagal. Ipinahamak ang Pilipinas. Ang anak, ayo kayo na magsabi, pahamak pa rin. Tapos, si Aling Cory, ayun, ang anak, kayo na magsabi, anong susunod? Ito si Marcos, nakaumang at nagbabanta si Bongbong. Yun po ang sumpa. Kaya sabi ni Father Horacio de la Costa, ang project ng Filipino people is to regain possession of ourselves. Panahon na upang biguin yung sumpa na yan dahil nakaumang na naman. Yun lang po dalawang points. Salamat. Mahalaga yan. Kanina, do you see a Marcos presidency? Medyo maiba naman ako ng konti. Do you see a return of the Marcos presidency? Sana huwag. Remember, there is a Imelda in Congress and Governor yung anak. Aha. Yes. Huwag naman siguro dahil sa... nakikita ko kasi, Melo, na ang kaunlaran ng isang bansa na supposed to be democratic, dapat talaga may kalayaan ng mga tao na magsabi, oy, itong proyekto mo maganda. Oy, itong proyekto mo hindi maganda. Dapat pakinggan ng mga namumuno. Which will not be possible if you have another dictatorial regime. Hindi po mangyari. Attorney Charito Planas, what's your take on a Bongbong presidency? Ito po yung mikropono. I will even have to give, I don't know what I will do. I never want any more Marcos in government. Tama na yung si Imelda, tama na yung kapatid niya. Nandito na, short naman ba ang memory ng tao? I come to agree already, kami sa Marikina. Ang Marikina, pinaganda mga Fernando. Ngayon, kumandidato, hindi man lang binaboto. Talaga? Yes. Kaya Filipinos have very short memory. Yan ang ano. Tapos, dito rin sa atin, walang continuity. I have an on continuity. Oh, yes. Nag-aaksaya tayo ng mga ano. Pag ginawa ng nauna, hindi pagpapatuloy. Yung hindi natapos. Yung natapos, aabandonahin. Ang gagawin yung kanya. Kaya wala tayong ginawa kundi magtapon. Walang continuity. So kung gano'n na walang continuity, ano yung kinakampanya ng isang mama na continuity? Sino yung mamang yun? Si Mamang Mar Rojas. I don't see any continuity. I don't see any continuity. Ah, okay. Well, next question, please. Next question from the audience. Yes, please.
Just a follow-up dun sa sinabi niyo na... Pakisuyo po. Please identify yourself. Hannah Sunshop, Sunshine TV po. Just a follow-up dun sa sinabi niyo kung another Marcos po or a Marcos presidency. Some are saying po na, why not give him a chance? Hindi naman daw ibig sabihin anak siya ni Ferdinand Marcos, eh, gagayahin daw po niya kung ano yung ginawa nung tatay niya. What's your take, Senator Pimentel and Attorney Charito Planas, dun sa sinasabi ng iba na is it possible na mabigyan ng chance si Senator Marcos? Kasi baka naman hindi na naman daw siya tulad ng tatay niya on the issue na maging diktador. At they're saying na baka may kakayahan din naman siya maging pangulo ng bansa. Mas marami pa ngayon na, na dapat at siya, he should not be given a chance. Hindi ako naniniwala na sila ay pareho-pareho ng kanila. Kaduho yan eh, dugot-dugo yan eh. Hindi mo maalisan. So genetics yung rason. Kung generic, si Grace po yun. Di ba? Di ba? Kabila yun. How about you, Senator Pimentel? Senator Nene. Ako naman naniniwala na ang kasalanan ng tatay, huwag mo ibahid sa anak. This son is a different personality. Except for the fact that yung DNA baka nandiyan pa rin. And that is what I am. Unless he can be proven to be an adopted. Unless he can be proven to be a foundling. ang ibig ko sabihin, medyo mayroon ding mga pangamba that what happened under martial law before could happen again under a son of the former dictator. Yes, yes ma'am. From the commissioner, sa Commission on Human Rights. I guess the problem is I don't want to get embroiled in politics. Of course, we are independent, no. But the fact that the senator is still denying that there were human rights violations and there were a lot during the time of his father is something to think about also. If he cannot acknowledge that, then I don't think anyone would be fit to lead this country because that's part of our history. Aside from that, of course, you know that there is ill-gotten wealth still. And they still have it. So how can he lead the country when we know that we were robbed of all those riches in the past? No, they still hold it. Human rights victims are still running after the Marcos family, the ones who won in the states in the Hawaii federal courts. And we've been trying, well, they have been trying to implement it in the Philippines, and they're still running after the Marcos wells. So on that score, maybe it's not DNA, it's really the person who fails to acknowledge what has happened in the past. Oh, okay. Professor. Very short. Recently, nanalo na, if I'm not mistaken, Prime Minister or President, yung anak ni Park Chung-hee sa South Korea. Nasabi niyo na kanina, Park Chung-hee was a dictator, was repressive, pero ang ginawa niya, ganito kasi yung pagkakaiba. Eh. Pareho-pareho actually ni President Marcos. Una, nagdala sila ng mga overseas Filipinos ang tawag natin. Eh. Sila, Koreans, nagpadala sa iba-ibang bansa para magdala ng pera at ng kaalaman. So, nangyari yon. And then, massive infrastructure projects. Ginawa pareho ng dalawang presidente kasi stimulus sa economy yan. At alam natin, parehong repressive yung regime. Itinira yung mga opposition. May problema lang. Si Park Chung-hee, hindi natin maririnig sa mga South Koreans na siya ay naglabas ng kanyang ninakaw na yaman at dinala sa ibang bansa. Alam po natin ang epekto ng kaya nga bawal ang money laundering eh. Kapag sinabi mo na idinideposito mo sa ibang bansa yung iyong mga pera, ito ay tinatanggal mo yung yaman sa bansa at dinalagay mo sa iba. Anong sinasabi? Walang napatunayan. Hindi po totoo. Sapagkat yung Swiss bank mismo, Credit Suisse, ay nagsoli ng pera sa atin. No? At in-acknowledge na hindi pwedeng makuha ito ng iisang tao o iisang pamilya lamang. Ibinalik sa Pilipinas. So, ang sinasabi natin dito, yun, in-acknowledge niya. Nagpa-sorry siya sa mga nasaktan ng kanyang mga ng magulang. Pero ngayon, kahit na,
tinitingala si Park Chung-hee bilang ama ng industrialization at naging dahilan kung bakit naging ngayon ay matatag na bansa ang South Korea. Kasi in-invest nila yung pera sa kanilang bansa. Eh, hanggang ngayon, inaamin naman nila na may mga gold certificate pa nga silang pinapakita sa iba-ibang bangko sa Europa eh. Hanggang ngayon, bakit? Kasi galing daw sa Yamashita gold, galing sa Nazi gold, galing sa Taliano. Dahil may-ari daw ng Pilipinas sa yung Taliano, kaya ganun. I don't know, pero kailangan malaman ng mga tao to. Masaya ito. Yes, any follow-up? Yes po. Another question naman po. Nakamit po ba yung hustisya yung mga, sa mga injustices na nangyari noong time ng martial law after more than 40 years po? Nakamtan ba ang hustisya? Nakamit na ba natin ngayon? Let's start with Father Picardal, tapos sila yung mga nakulong. Saka si Charito, saka si Canel. Pakisuyo nga po. Alam po natin na absolute justice, we can never attain that, right. No? At least itong what has happened, no, the human rights victims, it is a reparation. It's one way of you know, kahit kunti lang, no? There are many of us, it's a recognition of what has happened, no? Those dark days, at it's the government itself. Para sa akin, it's part of the healing process, no? Because I've been haunted by the recurring nightmare, no? Siguro that's part of the post-traumatic stress. You know, after more than 40 years, pabalik-balik na yan, being helpless at saka yung ano. At least this is part of the healing process. I know it will never parang walang complete healing, no? Pero what I'm concerned about, no, is the legacy of Marcos that continues even now. And that is why that I say we can never have a complete justice. Kasi patuloy pa rin ngayon eh. Look at the corruption. It is now embedded in our systems, no, economic, political system. This is part of the legacy of Marcos. No? And even yung the ones who are running for president ngayon, no? One of those is of course remains si Binay. No? He's been accused of corruption. No? Kaibigan ni Kanye. Of course, as PDP laban. I was an admirer of Binay during the early years, no? Because kanyang pagiging human rights lawyer. No? It hasn't been proven, but you know, there's a cloud. No? There are some who are willing to support someone who is even, sabi na he will abolish Congress, at saka yung patabain ang mga isda sa... Yung best friend mo, si Mayor Duterte. Yeah, no? I am, of course, I said he will not run, no? But the fact that there are many, especially sa social media, who are supporting his candidacy, no? That they want a strong man that will impose discipline, it reminds me of what happened before, no? I was in Davao for the last 16 years as a signed there. No, it reminded me of mga secret marshals. The death squads reminded me of the secret marshals during martial law. No, on the way to the seminary every morning from Bahada, we'd see bodies alongside the road. No, para bang okay, ngayon there's an attraction. No? We need someone, strong one. No, kahit even if he doesn't respect human rights, as long as may disciplina. No, so it's not just Bongbong Marcos that I'm worried about. It's the mentality. No? Okay. Of our people na who are supporting someone who is as corrupt as Marcos, someone who thumbs down on human rights, will not respect human rights, no? So that is why that for as long as yung the legacy is with us and we do not recognize it, no? At yung paring shortcuts, no? Okay. From the military sa police, no? That they're above the law, and that's why that even ngayon, no? The ones who killed my mother were PC. They were the ones that's already the precursor of Coratong Balileng, no? And we still have cases ngayon of military and police involved in criminalities, you know? In a democratic space. Yeah, in the democratic space. But this is part of the legacy, no? That parabang they corrupted the military and the police, and we still have them now. Okay. Using shortcuts, no? Salvaging, no? Yung nandoon pa rin mga torture ganito, at what has happened recently sa mga lumada killings, no? So I say that you ask, is there justice ngayon? I will say no, no. Yeah. Kasi nandito pa rin ang the legacy of Marcos. It was 43 years ago ang martial law, pero
we are still living under the shadow of that, and this is something that is persistent. No? Okay. To sum up what he said in one word, impunity. Okay. It's impunity. All right, Amy. If you're asking if justice has been given, siguro 5% lang. And this 5% went to the government. Pero individuals, wala kasi hanggang ngayon, hindi ko pinahihirapan ako nung, ano bang tawag sa... yung claims. Doon sa claims board, doon sa UP. Aha. No? Inanyahan ko sana si ano eh. Kung ano. General Sarmiento. Marami rito. Silang pinasasubmit, pati yung mga affidavit ng kusino-sino. Sabi ko, alam nyo, isa lang ang pwedeng mag-witness para sa akin, yung nanay ko, kaso senile na siya ngayon. Yeah, hindi, I remember. Tama, mabuti binanggit nyo yan dahil meron kaming kakilala, ang kailangan daw pumirma ay yung medical legal officer doon sa Pampanga. Eh namatay na yung medical legal. Ayaw pirmahan nung nakaupo ngayon. Eh di walang claims na makukuha. Eh yun nga po eh. More than 40 years na nangyari sa akin isang bagay. Lahat ng pwede mag-witness na, kasama, na nakasama ko mukhang namatay na lahat eh. Katulad ni Ben Cervantes. Mahirap na nga. No? So hinahanapan pa ako ng witness. Tapos maghahanap pa ng publication, ano? Opo. Tapos, gusto pa nila yung aking detailed sworn statement na ako'y biktima ng human rights violation, ng violation of human rights. Uh-huh. No? Siguro yun, magagawa ko pa yun. Pero kung detalyado, para po napakahirap kasi when you say detailed, every time you mention a certain military officer, you have to mention the name. Alam nga naman po nung ini-interrogate ako, sasabihin ko, sino ka ba? Pwede ko mag-lista. Hindi po ba? Oh. Kasi yun ang turo sa akin nung ninong ko na eventually naging general sa military na pag may nanghuli sa'yo, kunin mo yung numero, kunin mo yung pangalan. Eh kaso, nung humarap sa'yo, wala naman na yung plate? Wala po. Oh, tama. Oh. Okay. At saka nung ano kasi, sinubukan ko rin pong gawin yan nung nagtuturo na po ako noon ng kolehiyo eh, pero nandun pa rin tayo sa panahon ni Marcos, mga early 1980s, before Ninoy was assassinated. Yeah, okay. Umuwi ako ng alauna ng madaling araw, galing ako sa isang kaibigan ko. So may tapat ng Central Market, kung saan ako malapit nakatira, may naka-jeep na dalawang mama na naka-civilian. Sabi nila, police sila. So hinuhuli nila ako. Kinapkapan ako, tapos may nakita silang isang bagay na plastic na may dalawang lalagyan na gano'n. Sabi nila, ano ito? Sabi nila, lalagyan ko po ng contact lens ko. Sabi ko, nagsyasyabu ka, ano? Ay, hindi po. Sabi ko, akin na yung pitaka mo. So, bago ko ilabas yung pitaka ko, naalala ko yung bilin sa akin ng ninong ko. Pwede po bang makuha ang pangalan nila at saka numero? Doon po tumahimik nga talaga yung naninita sa akin. Mabuti, hindi no? Ka pinatahimik. Napakan- ayun, pinapabahan nga po ako, napatahimikin ako. Ayun ang problema ron. Dalawang kanto na lang, bahay ko na eh. Tapos hindi pa malalaman ng magulang ko, nabigla ako nawala, dalawang kanto lang ang layo ko. Aha, okay. So, kung sinasabi nyo, may justice ba nakuha? Sa tingin ko, as far as the individuals are concerned, zero. Kasi yung nag-tip sa akin na mag-claim ako para sa, magkano ba yung bensin, sabi nila, 1,000 pesos yata. Mamaya, patay na ako, hindi ko pa rin nakiklaim. Kasi maski yung nag-file ng kanyang claim, hindi pa rin niya nakukuha. Ang nangyari, naging dahilan, dahil in-extend daw ng 1 year yung pagpa-file ng claimants. Dahil as far as they're concerned, parang kukunti daw yung nagkiklaim. No? E paano naman pong hindi kukunti, isa-isa po namamatay yung supposed claimants. Para pong yung mga World War II veterans yan eh. Paubos na yata sila, hanggang ngayon wala pa maklaim. Okay, thank you very much. Greg, nakuha na ba yung katarungan in the first place? Wala. Tingnan lang natin yung mga listahan sa bantayog ng mga bayani. Dumadami po. Pangalawa, itaas natin sa level ng social injustice, social inequality, sa aming palagay, lalo pang lumala dahil yung less than 1% ay lalo pang yumaman dito sa PPP at kung ano-anong sistema na inakaimbudo yung kayamanang nililikha natin sa kukunting 50 billionaires habang nagdurusa yung mga manggagawa, magbubukid at moralita. So, sa level po ng social justice, there is social inequality, therefore,
social injustice. Thank you very much, Attorney Planas. From your end, has justice been attained? Wala po. In fact, pero ang aking pong attitude dyan, ayoko pong mag-complain. Sapagkat ginawa ko yon. Hindi ako dapat i-reward. Yun yung naman ang aking attitude. Kaya ang nag-file sa akin, yung aking aking sister-in-law, kasi ako lamang yung inaresto na lahat ng tao sa bahay kasama ko. The only one, yung ako kinuha, lahat po yung tao, except yung isa kong katulong na Ilocano. Kami yung pagtatangi, dahil Ilocano. So, hindi inuli. Ba? Mula sa promised land. Okay. So, wala kayo. Wala, zero. Pero, personally nga ako, hindi po ako nakpile. Sabi ko, ginawa ko yon, I don't want to be rewarded. Thank you. Professor, from your end, do you think justice has been rendered those who were victims? Una sa lahat, magandang development yung una, yung sa Hawaii, na naibigay 40,000 yata each plus, no? Na ang sinasabi, usapin naman nito ng pera eh. Diba? Mukhang pera yung mga human rights. Sinabi yan ng isang kandidato na hindi ko na lang sasabihin kung sino. Mukhang pera yung mga... For the record, sino nagsabi? Si Bongbong. Ha? Parang pera-pera lang usapin ng pera ito eh. Okay. Oo. Una, hindi... 40,000, alam nyo yung isang picture nung kumuha ng cheque na talagang nabagbag yung damdamin ko, umiiyak talaga. Yung 40,000, ang daling ubusin nun. Pero ano yung nakita? May nanagot. Mayroong nanagot. It's not about the money. It's about merong sa history natin na makikita na napatunayan ito. At ngayon, sinusugan ng gobyerno dahil doon sa claims board na tinatawag. So, sa general na sagot, yung justice, partly nakuha, pero kasi ang nangyari, culture, nakita ko yung stationery ni Sir, stop impunity. Hindi ko sinasabing yung impunity o yung hindi ka mananagot kahit ang laki-laki ng krimen mo, nagsimula kay Marcos. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, umigting. Kasi una sila, hindi sila nanagot. Sinasabi nila, dati isang tao lang at saka isang grupo ng tao yung nagnanakaw. Mas maganda noon kasi ngayon lahat sila, sorry, huwag naman blanket. Mas marami sa kanila yung, di ba? Mas marami ngayon na nagnanakaw. Ang problema kasi, easy. Walang nasampulan nung martial law. So yun yung isang mahirap. So impunity, culture of impunity. I do remember the late Jaime Cardinal Sin who said, yes, Alibaba has left and fled the Philippines, but the 40 thieves remained and multiplied. I think there is some wisdom there. Commissioner. Well, I echo the same things that have been said, no? We can never get the full measure of justice, pero merong mga steps towards attaining that justice, both individually and collectively. Of course, we have criticisms about the mechanisms that have been set up for under 10368, no? Yung RA 10368, tsaka yung sa Human Rights Violations Victims Claims Board. And ang nagiging problema nga po is that it was laid down in the law po that there should be some sort of evidence gathering that would prove that you were indeed a human rights violations victim in a period that was set by the law. So, yun po yung ating struggle ngayon. Ano? Insofar as other individuals are concerned, si Ma'am Charito, there is another view also po that it's not really a reward, as the good professor said, that it's also a symbol. It's also a symbol of acknowledgement. It's a symbol that there was indeed an injustice done to you and that someone is taken into account. And the government, in passing 10368, has done that. And that's important. The road to justice starts with acknowledgement of the wrong that has been done. So that's the reason for it. Whether it should be 40 million or 40,000 is another matter. Kasi no amount can really compensate and replace the hardship,
the heroism, and the injustice done to people at that time. Just to give you an update po on the claims board. The claims board, there was an extension of the application to file para po magkaroon ng panahon pa na mag-file yung ibang mga biktima na hindi po naka-file nung unang period po. So this has been set and sarado na po yung applications period. There has been 75,570 plus na claimants po na nag-file. These are 75,000. Alam po natin that there are more than that. Na katulad po ni ma'am na hindi po nag-file po. Alam po natin no yung sa Hawaii, there were initial 10,000. Pero based on circumstances that are beyond the control of those who filed and the court in Hawaii requiring several other things to prove human rights violations, there are about 7,000 to 6,000 out of the 10. Now, out of the 75 that filed, of course, you know that the claims board will still have to deliberate and evaluate all these. Kasi po, sa totoo lang po, sa mga 75,000 na nag-file po, marami po doon na fraudulent din po naman ang claim. Ayaw din po naman natin na magkakaroon ng pagkakataon o yung ng mga oportunista na magki-claim. Yun talaga po, pag fraudulent ang claim, talagang pera lang ang habon. Okay. So yun po, just to say, that of course the claims board is there through 10368, pero tandaan po natin na may memorial commission pa po na itinatag itong batas na to that would actually help us remember so that it can cure our short memories through a museum that will memorialize yung heroism tsaka yung sacrifices na ginawa nung time ng martial law. And also po, it's not po just monetary benefits. There are non-monetary benefits. In fact po, kaya po si General Lina Sarmiento, si chairman, I should say, chairperson, Lina Sarmiento, the chair of the claims board is not here is because they're signing a memorandum of agreement between the claims board and the Department of Health together with the chairperson of the Commission on Human Rights on non-monetary benefits. Okay. And part of that would be health services po. Long awaited health services including psychosocial services. And ang emphasis po nito ay yung mga nakaranas po ng torture and the families of the disappeared to undergo psychosocial services, no? Okay. And hospitalization and all that na mga pangangailangan. So there is non-monetary as well. All right. Very well. Thank you, Kanine, for your thoughts. Has justice been rendered the victims, including you? Melo, no amount of money can, you know, assuage and make up for the oppression that was suffered by the Filipino people. Wala. But the thing is that if you look at the anong pangalan ng civil rights movement in the U.S., Lincoln was the one who announced, there should be no discrimination against people here. But it took Lyndon Johnson, so many centuries na siguro after Lincoln, bago nagkaroon ng forceful parang implementation of the rights of the people. Which means, sa tingin ko, that we should move forward as a people. Okay. And doing that, we have to make sure that we elect only the people who are fit for the presidency. Huwag naman na magaling ako sumaya o galing kong kanta, okay ako. Huwag naman ganun. Dapat may platform, may panindigan kung ano yun. Mm-hmm. Now, incidentally, I would like to say that this is not a parang criticism of Grace Poe nagsalita na we'd like to listen to that. We'd like to listen to that. Well, anyway, ang binasa ko na lang yung mga summary para magang
It was a thesis presentation more than a presidential announcement, a bid for the presidency. Parang nagbabasa ng thesis. So meaning to say, you know, we're talking about politics here, which can change the way government treats its people and how the people will respond to that government. A greater part of that belongs to us as citizens. That's why I'm happy that may mga forum na ganito, because under martial law, hindi po pwede, kulong ka ngayon if you ever did that under martial law. Yeah. One more question from the floor. Medyo kapus na po tayo sa oras. We cannot serve lunch anymore. I'm sorry. Yes, please. Tato Vera po ng Daily Tribune. Unang tanong ko lang po kay Senator Pimentel. Sir, nakasama niyo po si Jerry Rojas, tapos naging malapit kayo kay Ninoy Aquino. Sa ngayon po, sa panahon ni Ninoy Aquino, ni Pangulong Aquino, ni Ninoy Aquino, eh buhay pa rin yung mga human rights violations kagaya nga ng mga nangyayari sa mga lumad. Sir, ano yung masasabi niyo sa rehimen na ito ni Ninoy Aquino po? Administration is the more appropriate term, hindi rehimen, okay? Iba yung rehimen. Oh, di ba? Malaki pagkakaiba nun. Administration. Pagkakaiba rin. Well, anyway, ako'y naniniwala na yung mga problema ng mga lumad ngayon should be a top concern of the government, sapagkat hindi naman gaanong matindi ang, you may say, oppression of the of those who are speaking against the government. But yung mga lumad, they are being deprived of their land by investors going into their places in the name of development, you see? Pagkatapos kukunin ang mga lupa nila, these people have no access and they do not know ang mga legal remedies nila. Karamihan sa kanila, that is where the Commission on Human Rights really should come in and try to help them. I have one question for Senator Nene and Attorney Planas. Ano ba yung basic requirements ng isang tao na gustong maging pangulo? Let's start with Attorney Planas. Kasi ang sa akin ang pinos ang leader na sa mga ibang bayan na kamukha ni Lee Kuan Yew, no? Na talagang nakikita mo yung sincerity nila. Kasi ang number one sa pagsisirbi yung kasi ganito ang experience ko, no, when I became vice mayor, hindi ako na re-elect. Saka pakat sabi sa akin ng aking secretary, ma'am, ang nagtrabaho po na hindi kayo ma-re-elect, lahat po ng konsehal ng konseho. Bakit? Eh, paano po eh, yung mga hinihingi nila sa inyo na kanilang bibilhin, wala kayong pinirmahan, maski isa. Pero iha, paano kung pipirmahan kung alam po talaga overpriced? Kaya ganun po. Tapos lalapit sa akin yung mga kabataan, hingi ng uniform. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nang hingi ng hingi? Kung ganun. Ano bang uniform? Pare-pareho. Hindi pare-pareho kung tela. Pare-pareho may kulay. Gumawa kayo ng sarili niyong uniforme, pero hindi kayo manghingi. Ilang kayo dito sa buong city? Kinumpit ko, it will cost about 60 million. Sabi ko, pag nanakawin niyo ako, para mapagbigyan kayo? At anong klase kayong mga kabataan na magiging nasang inheritor ng bayang ito? Hingi kayo ng hingi. Maski po yung mga trophy, sabi ko, bakit ang trophy natin metal? Bakit di ang trophy natin gawin natin bamboo? Created natin, hindi yung mga metal. Kaya yun po ang sinabi ko sa kanila. Alam ko, hindi nyo ako iboboto. Okay, walang alaman sa akin yan. Sapagkat, to serve the country is not only to be in power. You can serve in many ways. Lahat, ako po, pag uwi ko, pagdaan ko sa karsada, pinaparadahan ko po yung mga tao. Aliw po kayo. Papunta po kayo. Baka kayo papunta sa pupuntahan ko. Happy to kayo. Meron isa po ang nakita ko. Kukwento ko sa inyo. Kumakain po kayo. Nakita ko po yung ina. Yung malaking ulo ng anak. Galing sila sa ospital. Kasama pa niya tatlo niyang anak. Nung nakita ko, sabi ko,
paano uuwi ito? Eh, umuulan. Wala naman silang sasakyan. Nang malaman ko, alam niyo kung saan nakatira? Sa Tanay. So, ginawa ko, sabi ko sa driver ko, handa ka bang magatid? Ayoko mag-decide para sa'yo. Ikaw, kapayag ka ba na ayahatin mo sila sa Tanay? At sila po ay hinatid sa Tanay. Hanggang ngayon po, nag-uusapan kami. Very good, very well. Yung para sa akin po, ang really ako po, hindi nagsisimba. Ayaw ninyo kay Gloria makapag-aroyo, pero meron po kayong hindi nyo nakikita sa kanya. Siya po ito, nung ako po inanyayahan niya maging isang spokesman, deputy, sabi ko, tatanggapin ko, dahil sa, nakita ko, kitang-kita ko sa mata mo, una mong sinagip na buhay, meron isang pupugutan. Sabi ko, hindi namin pupugutan kung yung pinadala mong mga sundalo sa Iraq ay alisin mo. Sabi niya, hindi ko maalis, babawasan ko. Okay na sa amin yan. Hindi natuloy. Pagkatapos po, si Vice si Presidente Ramos, isang babae lang. Singapore lamang, hindi niya inisagip. Si Gloria Macapagal-Balroy po. Pag nasa Arabia po kayo, pagpunta niyo, you need an entry permit. Pag alis niyo, you need an exit permit. Mm-hmm. Eh meron pong daan-daan nando sa ilalim ng tulay. Hindi makakukuha ng exit permit sapagkat naksilayas po sila sa kanilang pinaspasukan. Ang iba po'y ginagahasa. Iba po hindi sinusunduhan. Nang nalaman ito ng Gloria Macapagal-Arroyo, nasa dulo siya ang kakadulo. Dulo yung Saudi Arabia. Iniwanan niya yun. Pinuntahan niya ang head ng Saudi Arabia at pinakiusap niya. Mm-hmm. Pinagbigyan siya. Okay. At ipinahatid. Diyan ko po tinitignan ang pakakristyano ng tao. Yung kung paano kanya ang binibigyan niya ng value ang buhay ng maski isang tao. Thank you very much. Kanine, yung requirements for one to become a presidential candidate, well, or aspirant? Para sa akin, ang tao ang gusto magkaroon ng opportunity to lead the country must have 3 C's. Character, competence, and courage. Character, ibig sabihin ay magaling siya na tao. But aside from being magaling, dapat may competence. Magaling nga naman, pero hindi siya marunong magpatakbo ng gobyerno. And in competence, ang isali ko na doon ng kwalifikasyon, hindi dapat na able to read and write lang. Dapat malawak naman ang pananaw para sa bayan. And then, of course, number 3, he must have the courage. Because meron nga siyang character, meron competence, wala namang courage, eh, hindi niya matutupad yung kanyang layunin. Okay. Dagdag po natin integrity. Integrity is another one. Okay, the reason I ask is, if the only requirements would be sincerity, integrity, and honesty, I would recommend Charlie Brown to be our president. Question, last question for the professor, for the commissioner, and for Greg. Ano ba? May sintomas pa ba ng martial law in a democratic space that we have today? Mahirap na tanong na sagutin, pero kung titignan ninyo, may freedom of speech. Totoo yan. So, ibig sabihin, wala na, kumbaga, kung yung martial law pinigilan yung freedom of speech, meron na ho tayo niyan. In fact, sumusobra naman. No? Kasi, kung dati sa media, I mean, sa traditional media, tulad ninyo nandito, yung mga editor ninyo, talagang titirahin kayo kapag hindi kayo maayos magsulat at walang source. Eh ngayon, totoo, democratize po ang ating freedom of speech, pero walang responsibility ang mga tao na akuin. Hindi nga sila naglalagay, sorry, kailangan medyo ako, hindi nga sila naglalagay ng pangalan eh. Titirahin ka, sisirahan ka, hindi naglalagay ng pangalan. So, yun yung isa, no? So, in a way, itong at sila, sino tong mga to? Kung minsan, makikita mo yung pinaniniwalaan nila, ay yun pala, kasi they're taking their cue from somebody else, which is of course, yung sinasabi nila, greatest president of this country. May galit na galit sa akin, kaya sinisiraan ako. So, yun yung isa. So, meron pa bang martial law? Ganito, mukhang kailangan dito sa bansa natin, hindi martial law eh.
kasi hindi napapatupad ng batas ng maayos. Yun yung problema. Kaya parang may mala-martial law na situation. Ano yung mala-martial law na situation? Killing of Lumads. Crap and corruption na hindi mapigil-pigil. Sa palagay ko, yan yung hindi nagamot ng EDSA Revolution. Sayang, magandang EDSA Revolution. That's the greatest moment of the Filipinos. Ang problema, sinisisi ng bayan, EDSA Revolution, kaya kami nagkandaletse-letse. Huwag nating sisisihin yung EDSA Revolution. Ang sisihin natin, ano ba yung ginawa natin after? Okay. No, yun po yung isang... So minsan, magtanong din tayo sa ating sarili. How can we contribute? Ako, I humbly say, wala naman kaming masyadong magagawa. Pero as a teacher, ituro ng tama ang kasaysayan at maging responsable sa bawat sasabihin. So, yun yung isang, kaya nga makikita natin kahit sa bantayog ng mga bayani, marami pong journalist. Kaya I pay tribute to our journalist heroes, especially in the traditional media, who are still maintaining yung tinatawag na standards of ethical journalism. Marami pong salamat sa inyo. Greg. The lady will have the last say. Meron pa rin martial law dahil ang pananakop na maalala ninyo, ang sigaw namin noon ng mga aktivista, U.S. Marcos, U.S. Arroyo, U.S. Aquino, U.S. Ramos, ngayon, U.S. Aquino pa rin. Ibig sabihin, yung pananakop ng dayo at nung pagsasamantala ng iilan, iyon ay martial law. Ngayon itong political lamang, itong tinatawag nating concept ng martial law ngayon, ay i-elevate natin sa panglipunan na antas. Itong social injustice, social inequality ay martial law dahil yung 99.99% ng lipunan ay aping-api pa rin. Thank you. Sige nga po, pahabol, pahabol. Hello, alam po ninyo ang nakakalungkot po sa ating bayan. Napakasalakas po ng colonial mentality. Yung ordinaryong Pilipino. Pag puti ang tingin nila para ba yung kaya... Dito lang sa bayan na ito, pampaputi ng skin ng napakalakas na negosyo. Nasagasaan na naman kami ni Pat Santos dito. Kaya nga po, kinikwento ko po yung ang Panginoon po ay para pong baker. Gumawa siya ng korte ng tao. Pinasok po niya sa oven. Tapos nung pinasok siya sa oven, sa daming nanghihingi sa kanya ng milyong-milyong ang mga tao yung humihiling ng ano, nasunog po yung kanyang ano. Kulay. Yung po ang mga itim. Mm-hmm. So next time na naglagay na naman siya, sabi niya, kaanuhin ko, pero hindi pa rin. Naging naman hilaw. Yan po ang mapuputla, yan po ang mga puti. So third time na sabi niya, this time, talagang lalaki. Perfect yan. Na to. Time na. Yan po ang kayumanggi. Yan ang tao. Okay. Thank you. Commissioner. Symptoms of martial law today, I guess, if there is still fear. Ang napansin po namin, it's localized. There are pockets where you have, the ones who have power will sow fear so that they won't talk. There are still issues about enforced disappearance, for instance, killings of journalists, but it's localized. So, yung symptoms nandyan po yan eh. It's not only symptoms of martial law, but really human rights violations. And as I've said earlier, what is important is we together acknowledge it and do something about it. Thank you very much. Papa Habul. Dynasty is another concern. We will have another forum for that. Don't you worry. May I request Father Pix Picardal to say a short prayer for all the victims of martial law, living and those who have gone to the great beyond. May we request everybody to please rise. O God of love and justice, today we came together to remember the dark days of martial law, to remember the suffering
of a lot of our people. And we know, Lord, that there's still that legacy that continues even today. And that we pray that justice will be given to the victims of the yesteryears and even at present, and that we may continue to say, never forget and never again. And was the name of Jesus, our Lord. Amen.